Tumatawag ako sa iyo, O Diyos, sapagkat ako iyong sinasagot. Kaya ngayon, pakinggan mo ako at pansinin ang karainan ko. Tayo pong lahat, dahil ako'y matuwid, ang mukha mo'y makikita, sa aking pagising, sa piling mo'y liligaya. Tayo pong lahat ay tumayo para sa ating panimulang awit. Manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa mabiyayang araw na ito upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Tunay na ang mga salita mo sa Biblia ay ilaw sa aming daanan tungo sa kaligtasan at kapatawaran sa aming kasalanan. Pungunahan mo nawa kami ng iyong banal na Espiritu, lalo na sa aming magdadala ng mabuting balita. Naway, tumimo ito sa aming puso at isipan upang sa lahat ng aming mga gawain, ang banal mong pangalan lang ang aming maitataas. Ito ang aming hiling at dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magsiupo. Sa ngalan ni Kristo, ako'y nagsasabi ng totoo. Hindi ako nagsisinungaling. Ang aking budhi ay nagpapatunay na totoo ang sinasabi ko at saksi ko ang Espiritu Santo. Tayo pong lahat, sa kalalarin nagmula ang mga patriarka at tungkol sa kanyang pagiging tao, si Kristo ay nagmula sa kanilang lahi. Ang kataas-taasang Diyos ay purihin magpakailanman. Amen. Thank you.
Magandang umaga po sa bawat isa. God is good. All the time. Purihin ang Panginoon sa maliwanag na araw at umalis na si Bagyong Falcon na marami siyang sinalanta. Winewelcome po natin ang ating mga bisita sa umagang ito, ang ating bisita from USA, Clarita Pineda. Ayon, tumayo po kayo, Mami. Welcome home po. Yan. Salamat po. Mga kapatid, meron pong panawagan. Yung daw po dati nating parang temple keeper na naging temple keeper na kapatid ni Kuya Fred ay pumanaw na po. So, bumalik na sa tahanan, sa piling ng ating Panginoon. So, nangangailangan po sila ng financial na tulong bilang naging bahagi at nakatuwang natin sa paglilingkod. Ang tawag ko po kasi sa mga kasama sa paglilinis ng iglesia, they are the temple keeper. So, naging temple keeper sila dito. Sino man ang may gusto at bukas sa pusong tumulong, mga kapatid, approach nyo lang po si Mami Cecil at ibigay po sa kanya ang ating tulong sa naiwan o yung kailangan po nila ng magastos para sa paglilibing kay Mr. Rudy Gaudia. Nakikiramay po sa mga pamilyang ito. Next po ay ang ating panawagan mula sa ating distrito, sa ating district superintendent. Bago ako magpatuloy, salamat St. Paul sapagkat naging masaya ang aming workers fellowship, first workers fellowship. At kaming lahat ay na-refresh yung spirit ng kaluluwa, ng buhay namin ay para kaming nasa langit lahat kahapon. Thank you so much, choir. Talaga namang yun po ay kumakanta sila, hindi para i-appreciate sila, kundi yung nagme-message ka, nagme-mensahe ka sa mga lingkod ng Diyos at sa kanilang pag-uwi, inspired na inspired po kaming lahat. At thank you so much for your ministry of music, kayo pong lahat ng chancel choir with the leadership of our chairperson ng North Church, si Kapatid na Kim, and of course, our pianist, si Lucas. Ayan, sabi ng mga ibang manggagawa, si Lucas na ba yan? Kasi maliit pa daw nung nakikita nila si Lucas. Eh ngayon, malaki na. So, na-bless po sila na si Lucas pala yung tumutugtog. Yung mga nakakakilala po kay Lucas. Anyway, mga kapatid, hindi lamang tayo sa church na ito na bibless, maging sa live stream natin, marami po kayong nabibless sa inyong pag-awit at magpatuloy po kayo. Sana po yung ding inumpisahan na trinitrain ni Lucas, yung ating junior choir. Andyan po sila at maging yung mga PAW na meron silang patuloy every Saturday na nag-aaral. Ayan, because of this coming August 27, we are celebrating the Music Ministry, Music Sunday. At yun po ay gaganapin sa katapusan ng August. Panawagan po ng ating distrito doon sa mga nasalanta sa Bulacan at sa Kapampanga. Ngayon po pinakamarami nasa evacuation center, mga miyembrong United Methodist Church po sila. Hindi sila makabalik, lalo ang kalumpit, dahil baha hanggang ngayon. At talaga naman pong nangangailangan sila immediately ng pagkain. Kaya po, ang deadline po ngayong maghapon till tomorrow. Bukas po ng alas 9, alam ko bibiyahin na po ang disaster committee ng ating conference at dadalhin na po yung ating mga tulong. Kaya po ang panawagan ng Committee on Outreach Ministry ng St. Paul sa atin po ay
yung ang hinihingi po ni DS, yung laman ng bag ay kahit 350 man lang. So, ngayon po nananawagan po ako in behalf of the Outreach Ministry, sumuporta po tayo ng isang pamilya ng worth of 350. And then alam ko po may aabutan po ng sulat si Mami Cecil at ibigay na lang po natin doon. Hindi na po natin ipipapas lahat o special offering. Aabunuhan na po ito, 40 na katao daw po ang mabibigyan. So 40 times 350 is 14K. So bubunuin po natin yon bilang tulong na po natin doon para hindi na po tayo ang magta-travel papunta doon kasi wala naman po tayong connection sa kanila kundi ang mga DSS at ang mga disaster committee at ang center po ng pagbibigyan ng mga tulong ay doon po sa central. Yun po ang pinaka-opisina po ngayon ng district para sa paglikom ng ating mga tulong. I hope mga kapatid na ngayon tayo ay nagpapasalamat, hindi po tayo nasalanta. Subalit ang mga kapwa nating mga Metodista, parang ngayon lang po naman humingi, ano po, kasi sila ang dapat matulungan, dati sila ang tumutulong, pero ngayon talaga pong marami pong nagugutom at walang tirahan ngayon na mga miyembro natin sa Bulacan at saka Pampanga. Especially po yung kalumpit na hanggang ngayon di pa nakabalik ang mga tao sa kanilang mga tahanan. So for that mga kapatid, mamaya po ay likumin po natin yun sa pamagitan ng ating chairperson, the Committee of Outreach, si Mami Cecil or kay Pastor Masinda as Pastor in Charge. Ayan po, bupunuan na po natin yun ng 14K. At manggagaling po sa atin. Ang ministerial team po ay tutulong din po at magbibigay din po. Pangungunahan po namin para sa ganon ay ma-extend yung ating pagtulong sa ating mga kapwa mananampalataya. Kahit hindi na po Metodista yon, basta tao na nangangailangan po ay open po ang ating iglesia sa pagtulong. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kapatid, today is first Sunday. May pakiusap po ako sa choir na tinugunan naman po nila. Every first Sunday ay meron tayong fellowship gathering. Every organization, ang UMM, ang kababaihan, at maging ang MIAF and youth ay meron na po silang gathering tuwing linggo right after the service. Na yung mga kababaihan at kalalakihan at mga MIAF na choir member, every first Sunday lang po ay makikisama po tayo sa organization na yon to support the organization. Kasi bahagi po tayong lahat sa mga organisasyong yon. The fellowship and yung mga, ang UMM, ba? Ano po, tapos na po ang kanilang program planning. Ang WCS ay ongoing. So, mga kapatid, suportahan po natin ang ating mga organisasyon sa pag-akyat natin mamaya right after the service. Pwede po ba yon, mga kapatid? Kasi hindi po magiging successful ang iglesia natin kung hindi nangunguna ang per organization na maging progressive and successful ang mga activities. Ating pong suportahan ang lahat ng mga gawain. So, yung ating mga hybrid Sunday school for all levels, yung connect with a small group, Bible study, suportahan po natin lahat ang mga programang ito, our daily activities of our church. Membership care, patuloy po tayong samahan niyo po kami sa pagbibisita at panalangin sa mga ating mga kaanib na kailangan po nila tayo at kailangan nila ang ating mga prayer na nai-inspired po sila kapag nakikibahagi po tayo sa kanilang mga pamilya. So for that po,
Wala na pong ibang mga announcement? Okay. Our Sunday schedule for the whole August ay nandito na po sa likod. Lagi po nating titignan para hindi po tayo nagtatanong. Ngayon ay Communion Sunday, lay organization. And then, sa 13, the ministries, now ministries meeting. And August 20, our Christian stewardship, na meron po tayong sineselebrate ngayong buwan na to, mga gawain na dapat nating suportahan. August 26, meron din pong every third ba to? Okay, yes. BOT meeting. Marami po kayong pagmimitingan mga BOT. At saka yung on Saturday, August 26, Southwest Metro Manila District, UMYF, POW. Meron po kayong POW gathering. So next, the last Sunday, is our joy giving. Hindi nakalagay. Alam ko joy giving po ito ng last Sunday. And with the special offering for the mission. At kung nag-special offering, alam ko po dito, meron na po kayong ibinadget para sa mga connectional obligation po natin to the district and to the annual conferences. Maraming salamat mga kapatid sa lahat ng mga activities natin. And of course, don't forget, every last fourth week ay council meeting. So, yung mga iba pa po na hindi nag-meet, na mga committees, mag-meet na po kayo, mag-meeting na po, at yung mga concern, mga special concern po natin, ay ating pong mga pag-uusapan. So, maraming salamat po, at bago tayo magpatuloy, tayo pong lahat ay tumayo, at magbatian tayo sa pamagitan ng the symbol of peace. Yan, peace na lang po tayo. Tayo lahat tumayo habang inakawit ang ating Oh, I Love You with the Love of the Lord. Okay, bago po tayo manalangin, pahabol po, ang anniversary committee ay magmi-meeting po mamaya. Kasi po, ipa-finalize nyo na po, hinihintay na po yung mga final na napiling mga speaker at ang paggawa ng mga letters. Ating pong ina-acknowledge ang mga flower donors po natin. In memory of Erlinda Punong Bayan. Yan po. And happy birthday to all birthday celebrants for this week. Victorino Wico, Ocel Joy Santos, Cathy Denise Viterbo. 7, Abinazar Rivita. 9, Aldrin S. Cao. 11, Dulce M. Mariano. 12, Timothy Liam Rivera. And happy wedding anniversary to Mr. and Mrs. Timothy Paul Epres. Yan, maraming salamat at tayo po ay manalangin. Pinagpapala, sinasamba at dinadakila namin aming Ama at aming Diyos ang inyong banal na pangalan sa umagang ito.
Salamat muli, Panginoon, sa pagising sa amin na minsan pa naming naramdaman ang buhay at biyaya ng buhay, ang kalusugan, ang kalakasan. Salamat sa pag-iingat sa aming paglalakbay mula sa ibang bansa. Salamat, Panginoon, sa mga kapatid na nakapiling po namin ngayon. Salamat, O Diyos, sa nakalipas na ilang araw na iningatan niyo po ang aming mga tahanan. Iningatan niyo ang aming mga mahal sa buhay mula sa bagyo, Panginoon. Subalit, hiling at dalangin po namin sa inyo ang aming mga kababayan na higit na may pangangailangan kaysa sa amin, Panginoon. Patuloy mo kami bigyan ng puso para sa kanila sa ano't ano pa mang pagkakaloob ay maging pagpapala po para sa kanila, Panginoon. Mapalad kami na kami ang nagkakaloob kaysa kami ang binibigyan, Panginoon. Salamat po minsan pa sa umagang ito sa aming pagsasama-sama upang masamba ka sa Espiritu at sa katotohanan na marapat lamang, Panginoon, na ibalik namin sa inyo ang pagpupuli at pagpapasalamat sa iba't ibang kaparaanan ng aming pagsamba at paglilingkod, O Diyos. Narito ang iyong mga anak, ang buhay ng bawat isa. Alam mo ang kanilang kalagayan, pinagdaraanan, gayon din po ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Kami narito dahil marapat lamang na magbalik sa inyo ng pagpapasalamat mula sa aming mga puso, mula sa aming mga presensya, mula sa aming pagmamahal at pagmamalasakit sa inyo at sa aming kapwa, Panginoon. Dalangin po namin ang aming mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayon at sa mga darating pang mga araw, Panginoon. Tinataas at dinadalangin namin ang patuloy na kalusugan, kalakasan at pag-iingat sa kanilang buhay. Mga kaarawan pang ipagkaloob mo sa kanila na puno ng inyong habag at ng inyong biyaya, Panginoon. Katuwang at kaagapay ang kanilang mahal sa buhay. Tinataas at dinadalangin po namin sa inyo ang isa sa ama ng iglesyang ito, Panginoon, si Tatay Vic Wico. Salamat sa kanyang kaarawan ngayon. Dalangin namin ang patuloy, O Diyos, na inyong paglingap, pag-iingat at pagkalinga sa kanya sa pamamagitan mo, Panginoon, at ng mga mahal niya sa buhay at ng iglesyang ito na nagmamahal sa kanya, Panginoon. Hindi man namin siya physically na nakakasama, subalit naririyan pa rin ang kanyang inspirasyon, ang kanyang pananampalataya na patuloy, O Diyos, na nagiging inspirasyon din sa amin, Panginoon. Salamat din po, O Diyos, sa iglesyang ito sa patuloy na pagbubukas ng mga gawain online, face-to-face, Panginoon. Dalangin ko po na patuloy mong ilagay sa mga puso namin ang pagmamahal sa gawain dahil dito kami hinuhubog, dito kami, Panginoon. Pinalalakas ang aming pananampalataya sa inyo at ng kaugnayan din naman namin sa aming kapwa mananampalataya, O Diyos. Dalangin po namin ang kabuuan ng iglesyang ito sa mga ipinagkakatiwala mo sa amin na mga talento, finances, or maging, Panginoon, ng paglilingkod. Salamat po sa pagtitiwala mo sa amin na patuloy na dalangin namin na magamit ito sa lalo pang ikalalaganap ng inyong kaharian dito sa lupa. Sila, Panginoon, na kasama namin through this online worship service, Panginoon, katagpuin niyo po sila, ingatan niyo po sila, ang mga kababayan namin, kapatiran namin na nasa iba't ibang dako, iba't ibang bansa, Panginoon, nakaisa sa online na ito, ingatan niyo po sila at ang kanilang pamilya. Katagpuin mo ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Sa inyo po, aming Ama at aming Diyos, ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati ay aming ibinabalik alang-alang kay Jesus na aming Panginoon. Amen. Nasa panahon po tayo ng ating paghahandog para sa ating paggawain. Thank you.
Sa iyo namin itinataas ang mga handog na ito, Panginoon. Patuloy mong pagpalain at patuloy mong punuin, Panginoon, sa pangangailangan, Panginoong Diyos, ng iglesyang ito. Gayun din sa mga kamay naghandog nito, Panginoon, ibalik mo sa kanila ang mga biyayang kanilang ibinahagi din. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ating pong pagbasa sa banal na kasulatan sa matandang tipan ay matatagpuan po sa aklat ni Genesis, Kabanata 32, talata 22 hanggat 31. Nakapagbuno si Jacob sa Peniel. Nang gabing ring iyon, gumising si Jacob at itinawid sa ilog Habok ang dalawa niyang asawa, 11 anak at 2 asawang lingkod. Pagkatapos maitawid ang lahat niyang ari-arian, naiwang mag-isa si Jacob. Doon, nakipagbuno sa kanya ang isang lalaking hanggang sa pagbubukang liwayway. Nang maramdaman ng lalaki na hindi niya madadaig si Jacob, hinampas niya ito sa balakang at ang buto nito'y nalinsad. Sinabi ng lalaki, "Bitiwan mo na ako at magbubukang liwayway na. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako binabasbasan," wika ni Jacob. Tinanong ng lalaki kung sino siya at sinabi niyang siya ay si Jacob. Sinabi sa kanya ng lalaki, "Mula ngayon, Israel na ang itatawag sa iyo at hindi na Jacob, sapagkat nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao at ikaw ay nagtagumpay." "Ano namang pangalan ninyo?" tanong ni Jacob. "Bakit gusto mo malaman?" sagot naman ang lalaki at binasbasan niya si Jacob. Sinabi ni Jacob, "Nakita ko ang mukha ng Diyos. Gayon may buhay pa rin ako." At tinawag niyang Peniel ang lugar na iyon. Sumisikat ang araw nang umalis siya roon at papalay-pilay na lumakad. Tayo po ay magsitayo kung maaari. Patuloy niyo po akong samahan sa pagbasa sa Ebanghelyo sa Bagong Tipan sa pagkakasulat ayon kay Mateo, Kabanatang 14, mga talatang 13 hanggang 21. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kani-kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon, nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad, sinabi nila, "Malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili na kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis. Bigyan ninyo sila ng makakain," sabi ni Jesus. Sumagot sila, "Wala po tayong pagkain, kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dali ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda, tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang tipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakaipon pa sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ito ang salita ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Yeah.
Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kahapon, nasa langit na kami. Ngayon, nasa Panginoon na. Kala ko yun na yung pinaka-ano, another ano pala to, version ng How Great Thou Art. Aba, yun yata yung ano, yung hindi ko narinig yan sa ibang mga churches. Yung una nung kahapon, eh, sinasabi nilang yun din ay pambansang awit ng mga ibang mga churches. Pero, iba rin pala ngayon, ulit, yung How Great Thou Art. So, sabi ni Pastor Neng, ano, halos tumatas daw yung feet niya talagang lumilipad. Pare-pareho po kami. Awit pa lang mga kapatid ay mensahe na ng buhay. Pinagpala tayo dahil meron tayong korong ganito na nag-i-inspire, nagpupuno ng kabanalan ng ating buhay, ang spiritual na ating kalagayan. Tayo manalangin, O Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sapagkat sa oras na ito, nararamdaman namin ang kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Nawa, O Diyos, mangusap ka rin sa amin sa pamagitan ng iyong mensahe sa umagang ito. Ito ang aming dalangin sa taong pangalan ni Jesus. Amen at amen. Mga kapatid, nasubukan na ba ninyo ang ma-experience yung panahon na pagod ka? Yung panahon na ang dami-dami mong problema? Yung panahon na ang dami mong inaasikaso? And yet may nakita kang humihingi ng tulong o nararamdaman mong kailangan niya ng tulong at nandoon yung damdamin na gusto mong i-reach out ito. Merong isang Pilipina na meron siyang kapitbahay daw na Chinese. Yung Chinese na ito ay laging malungkot. Hindi siya lumalabas. At napapansin ng kapitbahay na Pilipina na ganun na lamang na parang gusto niyang lapitan. Sa matagal-tagal na pag nakapitbahay niya, hindi niya matiis na hindi niya puntahan at lapitan. At ang sabi niya sa Chinese na to, alam mo, gusto kong tulungan kita at gusto ko rin tulungan mo ako. Turuan kitang mag-Ingles at turuan mo rin akong mag-Chinese para magkaunawaan sila. Sa madalit sabi, sa maliit na bagay na yun, mga kapatid, habang nagtuturuan sila, ang itinuro ng Pilipinong ito, Pilipinang ito, ay ang salita ng Diyos. Yung gospel ang kanyang isinishare dito sa isang Chinese girl. Ito namang Chinese, nung natuto siyang mag-English, ishinare din naman niya sa kanya. Alam mo, gusto kong magkaanak ng lalaki. Pero sabi niya, hindi na raw ako pwede, sabi ng doktor. Sa madalit sabi, sabi naman ni ng Pilipinang babae, huwag kang mag-alala. May mirakulong mangyayari sa'yo, manalangin tayo sa Diyos. To shorten the story, nanalangin sila at miraculously conceive this Chinese girl, a baby boy. Her Buddhist husband, sabi niya, na-convert din siya into Christianity. I can see that your God is true. Sa pamagitan ng kanyang asawa, nakita niya na ang Diyos na kanyang pinapaniwalaan ay tunay dahil dun sa kanyang pagbubuntis. And now, this couple reaching out other people, other Filipino, to share the good news. Compassion brings miracle. We never know a simple gesture or attention, encouragement, sharing resource and time for those in need. Meeting people that felt needs and eventually even spiritually, a spiritual being na pwede rin nating i-share sa ating
mga kapwa-tao o kapwa-mananampalataya. And this message ay tunay ngang nakita natin doon sa mensahe sa Matthew 14 na kung saan ayon ang binasa. Nakita natin doon yung compassionate heart ng Diyos. Yung puso niya na nakita niya yung pangangailangan ng mga tao. Alam natin na ang ating Panginoon that moment, the feeding of 5,000, ay pagod na ang ating Panginoon. Napakarami na niyang mga ginawa at gusto niyang mapag-isa at nilisan niya ang lugar upang makapanalangin. At hindi lamang makapanalangin. Jesus has to be alone and grieve for the loss of his friend John the Baptist. The context of that story of the five feeding, nalulungkot ang ating Panginoon sa pagpanaw ng kanyang mahal na alagad o tagasunod na si Juan Bautista. Alam natin na that moment ay napugutan, pinapatay siya. At napakasakit para kay Jesus na nawalan ng isang tagasunod at gusto niyang mapag-isa. That moment na gusto niya mapag-isa at makapag-manalangin ang ating Panginoon, hindi pa siya nakakapagpahinga, dumating na ang crowd. Napakaraming mga tao na humihingi ng tulong sa ating Panginoong Diyos. At naramdaman ng Panginoon ang kanilang pangangailangan. Kaya ano ang ginawa niya sa istorya? Tumayo siya, hinarap niya, at nagpatuloy na nagpagaling, nagpatuloy na nangaral, hanggang sa pagpapakain ng 5,000 katao. 5,000 mga lalaki. Huwag na natin pag-uusapan bakit wala yung mga bata at mga babae doon. Sa busy at sa panahon ng damdaming merong si Jesus, noong unang panahon, ang pinaka-importanting emosyon ay yung habag at awa. Ang ating Panginoon ay ganun na lamang ang habag at awa niya doon sa napakaraming taong lumapit at nagde-demand ng kanilang paggagaling ang kanilang mga karamdaman at makarinig ng salita ng ating Panginoong Hesukristo. Sa ating mga buhay, we live in a busy world. Napaka-busy ang bawat isa sa atin. At kung minsan ayaw din natin yung, maistorbo. Pero kapag ikaw ay tunay na mananampalataya at merong compassionate heart, nang katulad ng damdamin ng Diyos na nakakitaan ng habag at awa sa mga taong napakaraming nangangailangan sa Kanya, hindi niya inalintana. Bagkos, siya ay kumilos, siya ay gumawa. Ang damdaming merong awa, ang damdamin na gusto niyang maabot at maibigay ang pangangailangan ng tao. Hindi lamang makapakinig ng salita, hindi lamang sila gagaling sa kanilang mga sakit, bagkos yung mapakain pa sila. Hindi lamang sa tinapay at ang isda, kundi ang patuloy na marinig ang salita ng Diyos. That is in verse 14, na kung saan yung damdamin ng Diyos ay kanyang ipinahayag. In verse 15, makikita naman natin dito yung damdamin ng mga disipulos. Nang dapit hapon may lumapit sa kanyang alagad, sinabi nila in verse 15, malapit nang lumubog ang araw. Ilang ang lugar na ito, papuntahin na po ninyo silang lahat sa malapit na nayon upang makabili sila ng mga pagkain. Ito ang tugon at sabi ng mga disipulo sa ating Panginoon. Ngunit ano ang tugon ng Diyos sa damdamin ng mga disipulo na ito? Hindi sila aalis.
Bagkos inutusan ng Diyos ang mga disipulo upang pakainin sila. Upang pakainin sila. At ang mga disipulo ay sumunod sa utos ng Diyos. Bakit ganun na lamang ang kanilang pagsunod? In verse 15. Makikita natin dito mga kapatid kung ano ang purpose ng Diyos upang sa pagsunod ng mga disipulong ito na tugunan doon sa utos ng Diyos. Una ay upang palakasin ang kanilang pananampalataya, ang mga pananampalataya ng mga disipulo. Ang mga alagad na ito, kung papaano sila kumilos at sumunod sa salita at sa pag-utos ng ating Panginoong Diyos. Huwag nating masyadong tignan yung limang tinapay at dalawang isda, yung pinakain na 5,000. Gusto kong makita natin dito mga kapatid, yung damdamin ng mga disipulo na may pagsunod sa utos ng ating Panginoon. At dahil sa kanilang pagsunod, nakita natin, hindi naman bigla ang dumami ang isda o dumami ang tinapay. Sa kanilang pagsunod sa utos ng Diyos, sa kanilang basket, nang nagpapamigay na sila ng tinapay, ng makain, hindi na uubos ang laman ng basket. Kasi kung dumami ng dumami ng dumami, edi wala na silang paglalagyan. Kundi ang mirakulo ng utos ng Diyos ay nagpasimula mula sa mga kamay ng mga disipulos. Sa pagsunod nila, nagbigay at nagkaloob sila. Sumunod sila sa utos. At yun ay napakain ang 5,000 mga lalaki sa panahon na iyon. Habang sila'y nagdi-distribute, hindi nababawasan ang basket. Ano ang mensahe nito mga kapatid? Ang mensahe para sa atin o para sa mga disipulo na kumilala sa ating Panginoon, sumunod sa utos ng Diyos, kapag dumarating ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga kamay, huwag mong hadlangan. Manampalataya ka, magtiwala ka, gawin at sumunod sa utos ng ating Panginoon. This is the number one reason why did Jesus make the miracle na pakainin ang mga tao. Alam natin mga kapatid na ang benepisyo sa lahat ng ginagawa ng Diyos ay hindi naman para sa Kanya. Ang benepisyo ay lagi doon sa katagasunod ng Diyos. Bakit ko paulit-ulit yung tagasunod? Dahil ang mga disipulong ito, mga kapatid, sa panahon na yan na ginawa ng Diyos ang mirakulo ng pagpapakain sa 5,000 katao, ay panahon na upang magpaalam, nagpapaalam na ang Diyos. Inihahanda na niya ang mga disipulo na balang araw ay hindi nila makakasama ang ating Panginoon. Inihahanda niya na maging matatag ang kanilang pananampalataya. Inihahanda niya sila upang sa darating na panahon, wala sa piling nila ang Diyos, magagawa nila ang mirakulong inuutos ng ating Panginoon. Take note mga kapatid, ang gawaing mirakulong ito ay hindi nagpasimula o ginawa. Nagpasimula sa Diyos, ngunit hindi niya ginawa. Ang gumawa ay mismo ang mga disipulos. Ang mga disipulos noon ang kumilos at sumunod sa utos ng Diyos. E sino na po ngayon ang gagawa at kikilos? Sino po ang tinutukoy ng ating Panginoon na siya'y nilisan ng mundo? Nilisan niya, ngunit ang kanyang banal na espiritu ang siyang nararanasan at nararamdaman ng bawat isa upang tumugon at sumunod sa kanya. Tayo ngayon ang disipulo ng ating Panginoon na magpapatuloy doon sa compassionate heart na meron si Jesus, doon sa damdamin ng mga disipulo na nag-alinlangan man sila
Di ba nag-doubt din sila, Panginoon naman, sinabi nga na namin na wala silang pagkain. Inutusan niyo pa kami. Yung moment ng test, natural lamang na meron silang pagda-doubt. Eh lalo na si Andrew at saka si Felipe. Di ba napaka-doubtful nila? Ngunit ipinahayag pa rin ng Diyos. Ipinakita sa kanila ng utos ay dapat nilang gawin at sumunod. Yung pagsunod na yon, mga kapatid, ay napakalaking impact sapagkat habang ginagawa at ginagampanan ng mga alagad na ito ang pagsunod, naramdaman nila ang kapangyarihan ng Diyos. Na witness nila na kaya pala nilang gawin ang inuutos ng Diyos sa pamagitan ng kanilang pananampalataya. Mga kapatid, ano ang mensahe sa bawat isa sa atin? Tayo ngayon, sabi ko, ang mga disipulo ng ating Panginoon na siyang magpapatuloy ng mirakulo ng Diyos na ating tinanggap. Sumunod lamang tayo, maging matatag lamang tayo, maging matapang lamang tayo, at huwag tayong mag-alinlangan, mangyayari sa kamay natin ang kapangyarihan na iniwan ng Diyos sa atin. Gusto ko pong gamitin yung ministry ng St. Paul na Galilee. Ang tagal-tagal na ng Galilee. Di po ba? Ito ay panahon pa ni Pastor Menry o nauna pa? Subalit sa ministry ito, ng pag-abot at yung patuloy na pag-abot at pagkakaloob ng mensahe ng salita ng Diyos. Alam nyo, naisipan nila yung ministerial team nung nakaraang taon, kasi sabi ko, alam nyo kung bakit nababawasan ang mga Galilee? Kasi pag nalipat ang pastor na in charge, iba na naman na pastor, iba na naman yung turo, iba na naman yung ano, eh itong mga Galileeng ito ay sabik na sabik ng salita ng Diyos, maranasan ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya sinabi ko kay Pastor Rani, why not na ibigay ninyo sa mga laiko? At nangyari nga, at alam naman nating hinahawakan ito ni Ate Phoebe ang Galilee. Yung ministry yon, mga kapatid, sabi ni Ate Phoebe noon, sino naman siya? Sorry Ate Phoebe kung ginagamit kita. Sino naman siya? Eh, ang nakatoka na dyan, mga manggagawa. Pero, mga kapatid, from that moment na inabot, ibinadama ang pag-ibig, ibinigay ang pangangailangan, hindi lamang pagpapakain, hindi lamang ang salita ng Diyos, kundi by caring them. Alam nyo, nagagalak ako nung isang linggo, first month namin, nag-liturgist po yung isang Galilee. Ang miyembro po o yung audience ng Vesper, karamihan ay Galilee. Nasabik na sabik, gutom na gustong abutin. Alam nyo, ang nararamdaman ko sa kanila, parang ano lang eh, masabing merong ministry ang church. May pinapakain. Alam nyo po, yung ginagawa ngayon ng simpleng ministeryo at pag-abot sa mga taong ito, hindi na lang yung pagkain physically. Kasi meron na po silang care group. Nagpapatuloy po silang kinikare ng ating mga manggagawa. Nagpapatuloy na nakikinig ng salita ng Diyos. Nung unang nakikita ko, doon lang sa pagkain. Pero ginawan ng may sistema ang lahat. Alam nyo po, mararamdaman mo na hindi lamang yung pagkain na ang kanilang pinupuntahan, kundi mararamdaman mo yung sabik na sabik na makinig ng salita ng Diyos. Mga kapatid, si Ate Phoebe, tinanggap niya ang responsibilidad because siya na ay isang disipulo ng Diyos. Tayong lahat na mananampalataya ay disipulo ng Diyos. Take note, ang mga disipulong ito, si Jesus sila ang kinakausap.
hindi lahat ng tao. Sila ang pinagawa sapagkat inaasahan ng Panginoon na magpapatuloy ang kanyang misyon. At ngayon, doon makikita natin in verse 16, ang pagkilos ng Diyos sa pamagitan ng mga alagad. Hindi na sila kailangang umalis, sabi ng Diyos. Pakainin niyo sila. In verse 18, sabi niya, dalhin niyo sila, dalhin niyo rito, sabi ng Diyos. Kapag lumapit at ilapit mo ang isang tinuruan mo, mga kapatid, kahit napakaliit ang pananampalataya yang ng tinuruan yan, kahit napakaliit na tinapay ang ibinigay mo sa kanya, kapag ito'y gutom na gutom, mabubusog siya. Ano ang ibig sabihin? Kapag dinala mo ang salita ng Diyos sa mga tao na nangangailangan at naituwid ang kanilang pananampalataya at pagkakilala sa Diyos, mga kapatid, yaan ang sinasabi ng ating teksto na kapag sumunod ka sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kapag sumunod ka sa matuwid na pangangaral at paglapit sa ating Panginoon, nakakatiyak ako na kung ano ang gusto ng Diyos na mangyari, hindi ang mangyari sa kagustuhan natin, mapapatunayan natin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos sa pagsunod, ang himala ay darating sa pamagitan ng bawat isa sa atin. Ang sabi ni DS, hindi ko kailangan ang maganda na report kung paano lumaki ang pagawain, kung paano ang project ng iglesyang ito, kundi ang gusto kong marinig, ilang kaluluwa ang nailapit mo, ilang kaluluwa ang naturuan mo, ilang kaluluwa ang napakain mo spiritually and physically. Nang katulad ng pagpapanawagan natin kanina, naghihintay sila. Tandaan natin, mga kapatid, ng emosyon na meron si Jesus ay habag at ang awa kung kaya't pinakain niya ang 5,000 katao at ginamit niya ang mga disipulo upang kumilos ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Diyan po ang hinihintay ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Don't be give up. Obey every day. Hindi yung ibig sabihin na kapag nasa loob lang tayo ng iglesia, we are praising the Lord. Pero kung dumating na ang mabigat na pangangailangan, kapaguran ng ating lupang pangangatawan, problema na darating, ang tanong natin, nasaan ang Diyos? Mga kapatid, maliit man o malaki ang pananampalatayang meron tayo, kapag ito'y hinayaan nating kumilos ang Diyos, ang kanyang kapangyarihan mula sa inyo at mula sa akin, mangyayari ang kagustuhan ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, ang mensaheng ito sa umagang ito, huwag manatili ang ating doubt. Huwag manatili ang kapaguran ng lupang pangangatawan. Sapagkat walang kapaguran ang masayang naglilingkod sa ating Panginoon. Yung mga kababaihan kahapon, salamat. Sila Ate Malo, sila Ate Phoebe, maghapon, alas 5 pa lang, hanggang hapon, hanggang gabi na nagluluto. That's a ministry. Masaya, walang pagod sa paglilingkod. Yan ang ibinahagi ng Diyos kung bakit ibinahagi niya ang pagpapakain ng 5,000 katao. Ang kapangyarihan ng Diyos na iniwan niya para sa atin ay ating i-extend, gamitin natin upang ang banal na Espiritu naman ang siyang kikilos. Wala na ang Kristo physically, but spiritually, nandyan po, hindi po tayo pababayaan.
purihin ang Panginoon sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Purihin ng Diyos ang ating pagdinig sa mensahe ng buhay. Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito. Kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Nasa panahon po tayo ng paghahandog ng mga pangako, kaloob at pasasalamat. Narito po, Panginoon, ang aming mga kaloob, mga pangako at mga handog. Dalangin po namin na ito po ay inyong basbasan at patuloy, Panginoon, na magamit sa pangangailangan ng aming gawain sa misyon. Pagpalain mo rin po, Panginoon, ang mga biyaya, ang mga kamay na handog nito, Panginoon, na ang kanilang mga nalikom. Sa iyo namin tinataas, Panginoon, sapagkat alam po namin, Panginoon, ang lahat ng meron kami ay nagbubuhat sa inyo at ang mga pangakong ito ay aming patuloy na ipinagkakaloob sa inyo. Pagpalain mo ito at pagbasbasan, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nang gabing ipinagkaloob ni Jesus ang kanyang buhay para sa amin, O Diyos, kinuha niya ang tinapay, piniraso at nagpasalamat sa iyo, at ibinigay niya ito sa kanyang mga alagad at sinabi, Kunin niyo ito at kanin, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Pagkatapos kinuha niya ang saro at nagpasalamat sa iyo, O Diyos, at ibinigay sa kanyang mga alagad na sinabi, Inumin ninyo ito, kayong lahat, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kaya sa pag-alaala sa mga gadakilang gawa ni Kristo, aming ipinagkakaloob ang aming mga sarili sa iyo na may pagpupuri at pagpapasalamat. Bilang buhay na handog, kasama ng handog ni Kristo para sa amin, habang aming pinapahayag na si Kristo ay namatay, si Kristo ay muling nabuhay, si Kristo ay muling darating sa huling tagumpay. Ibuhos mo nawa, O Diyos, ang iyong Espiritu sa amin na narito. At sa mga kaloob na tinapay at ang saro, gawin mong itong maging laman at dugo ni Kristo para sa amin, upang kami ay maging katawan ni Kristo para sa mundo na tinubos ng kanyang dugo. Gawin mo kami, gawin mong kaisa kami ni Kristo, kaisa sa isa't isa at kaisa sa ministeryo sa buong mundo, hanggang sa dumating si Kristo sa huling tagumpay at makasalo kami sa kanyang dulang sa kalangitan. Amen at amen. Mga kapatid, mauna po ang mga bata upang tanggapin ang pagtanggap ng banal na communion. Yung mga hindi kayang makatayo, pwede po dyan at dalhin po ang communion para sa inyo. Tanggapin ninyo, mga anak, ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin. Sapagkat sa mga katulad nila, nagahari ang Diyos. Mga bata, mga anak, mga kapatid, humayo kayo at sumainyo nawa ang pagpapala at ang paghahari ng ating Panginoong Diyos. Mga bata, tayong lahat ay tumayo at tanggapin ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Amen.
Sige po, punuhin po natin ang mga luhuran. Mga kapatid kay Kristo, tanggapin ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay. Ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanglibutan, kaya binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Humayo kayong taglay ng wagas at dalisay ng pag-ibig ng ating Diyos. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Mga kapatid, tayong lahat ay tumayo. Tanggapin ninyo ang biyaya ng ating Panginoon. Amen. Tanggapin ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo at ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." Mga kapatid kay Kristo, humayo kayong taglay ang wagas at dalisay na pag-ibig ng ating wagas at ng dalisay ang pag-ibig ng ating Diyos. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Tanggapin ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay. Ang dugo ni Kristo, ang saro ng kaligtasan.
sa inyong pagtanggap ng mga biyayang ito, kayo ay nakikiisa kay Kristo Jesus at sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, ang nauhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Mga kapatid kay Kristo, umayo po kayo at tanggapin ninyo ang biyaya at ang pag-ibig ng ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Sige po, ito na po yung huling pagtanggap, paghain ng banal na communion. Bilisan po. Tanggapin ninyo ang katawan ni Kristo, ang tinapay ng buhay, ang dugo ni Kristo at ang saro ng kaligtasan. Sa inyong pagtanggap ng biyayang ito, nakiisa kayo kay Kristo sa kanyang katawan. Sinabi ni Jesus, kung papaanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Mga kapatid kay Kristo, humayo po kayo at manatili sa magiliwin at di magmamaliw na pag-ibig ng ating Diyos. Sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen at Amen. Humayo po kayo at tanggapin ninyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Amen. Tayo pong lahat ay tayo pong lahat ay manalangin. Walang hanggang Diyos, pinapasalamatan ka namin
dahil sa banal na ministeryong ito na inyong ipinagkaloob ang inyong sarili para sa amin. Loobin mong humayo kami sa mundo sa bisa ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu upang aming maibigay ang aming mga sarili para sa iba. Amen. Thank you, Doc. Dakila ka, O Panginoon, sa aming mga buhay. Sapagkat sa pagtatapos ng aming pananambahan, sa pagtanggap namin ang banal na hapunan, ipinaalala mo sa amin, O Diyos, ang aming mga kakulangan. Ipinaalala mo sa amin, Panginoon, na kung minsan marami rin kaming mga kalapastanganan sa iyo, sa aming mga paglilingkod, patawarin mo kami. Upang karapat-dapat kami ngayon, Panginoon, na lumapit sa iyo. Magpasalamat sa lahat ng iyong kabutihan sa iyong mga anak na narito. Sapagkat ang paglapit nila, Panginoon, ay udyok ng iyong banal na Espiritu. Nakilalanin ang kapangyarihan at ang biyaya na walang hanggang ipinagkakaloob mo sa kanila. Sana mga nakalipas na mga araw, Panginoon, narito ang iyong mga anak na nakaranas din ng anumang mga klase ng buhay ng kanilang paglilingkod, nakaranas ng pagsubok, nakaranas ng mga problema, ng kalungkutan-kalumbayan sa buhay. Subalit narito po sila at nagpapasalamat. Lumalapit sa iyo, nagpakumbaba. Sapagkat walang pag-asang ipinagkaloob mo sa amin, O Diyos, na kung kami ay nagugulimihanan man, huwag kaming magdalawang isip na lumapit sa iyo. Magpakumbaba. At tangarin, Panginoon, ang kapangyarihang banal na Espiritu mo na siyang manguna at gagabay sa bawat buhay ng iyong mga anak na narito. O Diyos, narito po at masdan mo ang bawat mga kaanib.
na kung ano man ang kanilang inilalapit sa panahon na ito ay iyong diringgin. Kung ano ang kanilang ipinagpapasalamat, hindi namin mabilang, Panginoon, ang mga biyayang iyon. O Diyos, diringgin mo ang kanilang mga pagsasamo. Nagpapasalamat sila, hindi lamang sa mga mabiyayang tinatanggap, kundi O Diyos, maging sa aming mga karanasan sa buhay na ito. May mapapait, may masasaya, lahat ay bahagi ng buhay. Ipinapaunawa mo ang lahat ng ito, na lahat ng mga nangyayari sa aming mga buhay, O Diyos, ay aming ipinagpapasalamat sa iyo sapagkat napakabuti mo sa mga lingkod mong kagaya ng mga anak mong narito at sampu ng kanilang mga pamilya. Wala man sila rito, Panginoon, subalit nagkakaisa silang nananalangin ngayon at lumalapit sa iyo, humihingi ng habag, ng tulong, ng kasagutan ng bawat karaingan nila. Iyong pakinggan, O Panginoon. Maraming maraming salamat, O Diyos, sa pagtatapos ng aming pananambahan. Naway kung paano kami naging masaya sa pakikinig ng mga mensahe ng buhay sa awitin, sa mensahe ng buhay, sa pakikiniig at pakikisalamu sa salamuha sa kapwa lingkod mo. Lahat ng iyon, Panginoon, ay daladala namin upang maging inspirasyon namin sa buhay na ito, sa pagtahak namin sa buhay na aming kinalalagyan. Salamat, Panginoon, sa kalakasan na taglay ng bawat isa. Salamat, O Diyos, maging ang kanilang pagpapasalamat at mga handog na kanilang inialay sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at pagkukulang. Ito po, O Diyos, ang aming dalangin. Amen at amen. Kapatid kay Kristo, dito nagtatapos ang ating pananambahan. Subalit sa ating paglabas sa kanyang templo, dito magpapatuloy ang ministeryo ng ating Panginoon na ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Ang presensya nawa ng Diyos na manglilikha ang magkaloob sa inyo ng kalakasan. Ang presensya nawa ng Diyos ang tagapagligtas at magkaloob sa inyo ng kapayapaan. Ang presensya nawa ng Diyos na mang-aaliw ang magkaloob sa inyo ng kapanatagan mula ngayon at magpakailanman. Amen at amen.